Hello, hello, hello guys! Ngayon magluluto naman tayong napakasimple at masarap na pinakbet or pakbet. Siyempre, una sa lahat, papainit tayo ng mantika. Medyo nakikita naman ninyo sa mga videos ko, medyo matagal-tagal din po akong hindi nagluto. Dahil kakapasyal kong sa iba't ibang lugar. Kasi parang nakakahiligan ko ngayon mag-vlog na masyad. Kaya nakalimutan ko yung channel ko ay Kusina ni Junior. Ibig sabihin sa ang niche ko, cooking. Pero ewan ko ba bakit ako na-divert sa pagbablog. So ngayon medyo mainit yung mantika. Ang una natin gagawin syempre ang paggigisa ng bawang. So hintay lang natin siya mag-light brown bago tayo maglagay ng sibuyas. So ayan, pwede na po yung ating bawang. I-add na natin yung ating sibuyas. So hindi ko na papatagalin pa. Pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Hayaan lang natin maluto yung ating sibuyas at kamatis bago tayo maglagay ng ating baboy. Siyempre sa pakbet, pwede kayong gumamit ng baboy, hipon, manok, pwede rin tinapa. Ayan, medyo luto na po yung ating sibuyas at kamatis. Lalagay ko na yung aking pork casing. Nabili kami na sa market. Inislice ko lang siya ng maliliit para syempre para mabilis po siya maluto. Gamit po rito is 1/4. Medyo marami-rami to sa gulay na aking ilalagay. So hihintay lang natin siya magmantika. Tapos once na magmantika na siya, mag-a-add tayo ng konting tubig para totally na maluto siya at lumambot. So ayan guys, nakikita nyo naman medyo nagmamantika na yung ating baboy. So mag-a-add na tayo ng tubig. Pag masyadong marami, kaganya, okay na yung ganito, medyo level lang siya sa ating baboy. Ayan lang natin siya maluto bago tayo maglagay ng gulay. Okay guys, ayan na, medyo malambot na po yung ating baboy. Halos pinakuluan ko siya ng mga 10 minutes. Ngayon mag-a-add naman tayo ng bagoong alamang. Mga isang kutsara lang. Ewan ko ba kung yung nabili ko nga bagoong alamang sa palengke, kinulayan pa nila ng purple. Ewan ko, siguro pampa-sexy. Tapos mag-a-add tayo ng konting patis. At titimplahan na rin natin ng pamintang durog. So sa dish na ito, hindi na ako maglalagay ng asin, gawa ng maalat na po yung bagoong at ang patis. Ngayon, titikman nyo rin time to time kung kailangan nyo pang mag-add ng asin dahil gawa ng mag-a-add pa tayo mamaya ng gulay. Pero sa akin, tansyado ko, okay na sa akin to. Ngayon naman, ilalagay na natin yung ating gulay. Pinagsama-sama ko na siya. Yung sitaw, okra, talong, at kalabasa. Make it sure po na hugasan ninyo mabuti yung inyong gulay bago ninyo lutuin. Ako kasi once na chinap ko yung mga gulay, binababad ko sa tubig. Para rin yung talong, hindi siya mangitim.
So napapansin po ninyo, medyo kung konti lang yung aking gulay, marami yung baboy. Siyempre, nasa sa inyo yun kung gusto niyo ng maraming gulay. Ngayon po, mag-aad tayo ng konting sili, which is optional. Medyo halu-haluin natin. So lulutuin lang natin yung ating gulay, tapos sa tikman ninyo, pwede rin po siyang serve once na mamit na yung inyong lasa. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, kung medyo matabang, mag-add na lang po kayo ng asin.